Noong March 1948, bumisita sa Washington si A.D. Jacobson, ang hudyong kaibigan ng presidente ng Amerika na si Harry Truman, para humingi ng pabor na makipagpulong si Truman kay Chaim Weizmann, ang isa sa mga top leaders ng Zionist organization. Kahit pa man nakilalang anti-Semitic si Truman, ay nakipagpulong pa rin ito kay Weizmann at nangakong susuportahan niya ang pagtatag sa bansang Israel. Dalawang buwan ang makalipas noong May 14, 1948, formal na itinatag ang modern-day Israel. At 11 minuto ang makalipas, nag-issue ng press release ang Washington na nire-recognize nila ang Israel, ang pinakaunang bansang kumilala sa Israel. Ito ang kwento kung paano nagsimula ang napakatibay na relasyon ng US at Israel at kung bakit palaging sinusuportahan ng US ang Israel sa lahat ng bagay, partikular sa militar. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Matapos ang World War II ay nagsimula kaagad ang Cold War sa pagitan ng US at Soviet Union at sa sumunod na dekada ng 1950s ay umusbong ang Arab nationalism sa Middle East kung saan kinakailangan ng US na mga allies sa lugar para makontain ang Soviet influence sa rehiyon at ang kanilang top choices ay ang bansang Saudi at Iran. Pero tumanggi ang siya ng Iran sa US kaya noong 1953, nagsagawa ng kudeta ang mga Iranian sa kanilang bansa sa tulong ng CIA kung saan itinalaga nilang pro-Western Shah na si Mohammad Reza Shah Pahlavi bilang bagong Shah ng Iran. Sa mga panahong yon ay nagsisimula na ang Arab nationalism na sinimula ng presidente ng Egypt na si Gamal Abdel Nasser kung saan sumikat ito sa lahat ng Arab countries matapos niyang i-nationalize ang Suez Canal noong 1956 na dating nasa kontrol ng Britanya kaya nakipag-aliansa kaagad ang Britanya sa France at Israel para atakihin nila ang Egypt at pabagsakin si Nasser para maibalik sa kontrol ng Britanya ang Suez Canal. Pero ang planong ito ay mariing tinutulan ng US dahil merong magandang relasyon ng Egypt at Soviet Union at baka magresulta pa ito sa isa na namang malaking digmaan. Kaya nang umatake ang Britanya, France at Israel sa Egypt ay hindi ito sinuportahan ni Dwight Eisenhower, ang presidente ng Amerika. Nang pumalit si John F. Kennedy bilang bagong presidente ng US, ay pre-nessure nito ang Israel na huwag nang makialam sa Egypt na sinunod naman kaagad ng Israel. Pero sa sumunod na taon ay nagsimula ng magtayo ng nuclear weapons ang Israel na isinikreto nila sa mga Amerikano. Kahit ganun pa man ay nalaman pa rin ito ng CIA, kaya personal na sinabi ni Kennedy sa mga Hudyo na itigil na nila ang kanilang paggawa ng nuclear weapons, pero pinagpatuloy pa rin ito ng Israel na ikinagalit ng US. Pero nagbago ang lahat noong 1967 nang sumiklab ang Six-Day War kung saan winasak ng mga Hudyo ng walang kahirap-hirap ang puwersa ng mga Arabong bansa, ang Egypt, Jordan at Syria sa digmaan na nagresulta sa pagsakop ng Israel sa buong Sinai Peninsula, Gaza, West Bank at Golan Heights. Dahil dito ay bilib na bilib ang US sa Israel. Dahil sa mga panahong ring yon ay na-stack na ang puwersa ng US sa Vietnam War kung saan ayon sa Washington na ang Israel talaga ang kanilang kailangan na maging best friend sa rehiyon dahil sa napakamakapangyarihang militar nito at higit sa lahat ay demokrasya na siyang magpuprotekta sa kanilang interes sa rehiyon. Simula sa araw na yon ay mas lalong tumibay ang relasyon ng US at Israel. Wala nang question pa sa side ng US na ang Israel talaga ang kanilang maaasahan
sa lugar. Kaya nang sumiklab muli ang digmaan noong 1973 sa pagitan ng Israel, Egypt at Syria, ay bumaha ang tulong ng US sa mga Hudyo. Nagpadala ng napakaraming mga tangke at mga fighter planes ng US nang walang pag-alinlangan na dahilan sa pagkapanalo na naman ng Israel sa digmaan, na ayon pa sa karamihan sa mga historyador na kung hindi dahil sa US ay siguradong natalo na ang Israel sa digmaan. Hindi rin naman tumalikod ang Israel sa kanilang obligasyon sa US at patuloy rin itong prinotektahan ang interes ng mga Amerikano sa rehiyon, partikular sa Middle East, kaya wala rin tigil ang US sa pagbibigay ng mga armas sa Israel. Pero mas lalo pang tumibay ang kanilang relasyon noong 1979 nang bumagsak ang pro-Western Shah ng Iran dahil sa Iranian Revolution, kung saan pumalit nito na si Ayatollah Khomeini ay inanunsyo sa Iran na ang US ang kanilang totoong kalaban at nanumpang pababagsakin nila ang US, kaya mas lalong tumibay ang relasyon ng US at Israel. Pero ang matibay na relasyon ng US at Israel ay meron ding malaking problema na dala para sa side ng US, dahil lahat ng kapitbahay na bansa ng Israel ay galit na galit sa Israel, at ang Palestine ang kanilang sinusuportahan. Walang kahit isa sa mga kapitbahay ng Israel ang nagre-recognize sa kanila bilang isang bansa, kaya inayos ito ng US sa kalagitnaan ng 1970s, kung saan ipinadala ng US si Henry Kissinger, ang US Secretary of State, na isa ring Hudyo, para maayos ang sitwasyon sa rehiyon. Unang kinausap ni Kissinger ay ang Syria at Israel para i-recognize ng Syria ang Israel. Pagkatapos ay kinausap naman ni Kissinger si Sadat, ang presidente ng Egypt, na kailangan itong i-recognize ang Israel kapalit ang pagbabalik ng mga Hudyo sa kabuuan ng Sinai Peninsula, dahil lahat ng mga teritoryong ito ay bumagsak sa kontrol ng Israel noong Six Day War. Si Kissinger ang siyang nakipagpulong sa mga bansang ito para matapos na ang 1973 War o ang Yom Kippur War sa Israel. Nagpatuloy pa ang pagkikipagpulong ng US sa mga Arabo at mga Hudyo hanggang sa administrasyon ni Jimmy Carter para tuluyan ang magkaroon ng kapayapaan sa rehiyon. Kaya noong 1978, sa pamumuno ni Jimmy Carter, ang presidente ng US ay nagpulong sa unang pagkakataon ng mga Hudyo at Arabo sa Camp David sa US, kung saan nag-usap ang Israel sa pamumuno ng Prime Minister nito na si Menachem Begin, at Egypt sa pamumuno naman ni Anwar Sadat, ang presidente ng Egypt. Sa loob ng 13 araw ay nag-usap ang magkabilang panig sa kanilang sitwasyon na nagresulta sa isang agreement na kilala na ngayon sa tawag na Camp David Accords. Naayon sa kanilang napagkasunduan o ang Camp David Accords ay bibigyan ng karapatan ng mga Palestino na pamunuan ang kani-kanilang sarili sa West Bank at Gaza, at pipirma ng peace deal o kapayapaan ng Egypt at Israel, at susundan ito ng iba pang mga Arab countries. Sa sumunod na taon, pinirmahan nila ang peace deal kung saan sa unang pagkakataon na-recognize ng Egypt ang bansang Israel, ang pinakaunang Arabong bansa na nag-recognize sa Israel dahil sa tulong ng US, na ikinagalit ng mga Arabong bansa dahilan sa pagkakatanggal ng Egypt sa Arab League. Sa sumunod na dekada, ang bagong presidente ng US na si Ronald Reagan ay nag-focus naman sa military aspect ng kanilang relasyon sa Israel. Kaya noong 1981, pinirmahan ni Reagan ang Strategic Cooperation sa Israel, kung saan magbibigay ng $1.8 billion ng US sa Israel kada taon para sa kanilang militar at para maging protektor ang Israel sa lahat ng interes ng US sa Middle East. Pero sa sumunod na taon, noong 1982, ay sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Israel at Lebanon, na nagresulta sa pagsakop ng Israel sa Southern Lebanon. Naikinagalit ng mga Arabong bansa at ayon pa sa kanila na suportado ng US ang Israel sa kanilang invasion sa Lebanon, dahil hindi ito basta-basta atake kung walang approval sa Washington,
na itinanggi naman ng White House at kinundin na pa ni Reagan ang pag-atake ng Israel sa Lebanon. Pero lahat ng ito ay nagbago noong 1983 nang atakihin ng mga militanteng Lebanese ang barracks ng US Marines sa siyudad ng Beirut, ang kapital ng Lebanon, na ikinamatay ng mahigit sa 200 US Marines, kung saan binigyan na ni Reagan ng go signal ang Israel dahil sa kanyang galit at pumirma pa ulit ng kasunduan ang US at Israel na mas malawak na pagsuporta sa puwersa ng Israel. Kasama na dito ang kanilang joint exercise at kung ano-ano pang bagay tungkol sa militar. Noong 1987, pumirma na naman ang bagong kasunduan ng US at Israel na magiging major na NATO ally ang Israel, na nagresulta sa paglaki ng weapons industry ng Israel, kung saan sa sumunod na taon ng 1988 ay naging major exporter na ng mga armas ang Israel sa US, na nagkakahalaga ng $250 million kada taon. Sa loob lamang ng isang dekada, naging napakamakapangyarihan ang Israel sa rehiyon, ang pinakamakapangyarihang bansa sa lugar dahil sa tulong ng US, kung saan sa dekada 80 rin naganap ang pinakaunang intifada o ang pag-aaklas ng mga Palestino sa Israel. Kaya sa sumunod na dekada ng 1990s ay nag-focus naman ulit ang US sa kapayapaan sa pagitan ng Israel at Palestine at isinusulong muli ang two-state solution. Kaya noong 1993, pinirmahan ng Israel at Palestine ang Oslo Accords. At sa unang pagkakataon, nagkamayan ang dalawang pinuno ng mga Hudyo at Palestino na si Yitzhak Rabin, ang Prime Minister ng Israel, at Yasser Arafat ng PLO sa loan ng White House sa pamumuno ng bagong presidente ng US na si Bill Clinton. Sa sumunod na taon ng 1994, ni-recognize ng bansang Jordan ang Israel, ang pangalawang Arabong bansa na kumilala sa Israel. Sa mga sumunod na taon ay patuloy ang pag-uusap ng mga Hudyo at Palestino sa kapayapaan, pero dahil sa mga militanteng Palestino na ayaw tanggapin ang two-state solution ay patuloy ring nabibinbin ang pag-uusap tungkol sa kapayapaan dahil sa paghahasik nito ng lagim sa Israel na ikinamatay ng napakaraming mga Israeli civilians, kaya tuluyan ang ibinasura ng Israel ang pag-uusap tungkol sa kapayapaan para sa mga Palestino. Mas lalo pang tumibay ang relasyon ng Israel at US nang pumasok na ang 21st century. Dahil sa pag-atake ng mga terorista sa New York, dagdag pa dito ang pagsiklab ng digmaan sa Iraq, kung saan ang Israel ang pinakaasahan ng mga Amerikano sa rehiyon, ang kanilang pinaka-best friend sa lugar. Kahit pa man noong 2010 sa panahon ni Obama, ay patuloy pa rin ang magandang relasyon ng US at Israel kahit na hindi nagkakasundo si Netanyahu at Obama dahil sa pagpirma ni Obama ng nuclear deal sa Iran na ibinasura naman ni Netanyahu. Sa loob ng 75 years mula nang maitatag ang modern-day Israel ay walang tigil itong sinusuportahan ng US. Mahigit sa 50 beses nag-veto ang US para sa Israel sa UN Security Council, kung saan ipinapakita ng US sa buong mundo na talagang hindi nila iiwan ang Israel. Mas tumindi pa ito nang pumasok na si Donald Trump sa White House dahil nirecognize ni Trump ang pag-occupy ng Israel sa Golan Heights at inilipat ang US Embassy sa siyudad ng Jerusalem. Hanggang sa panahon ngayon ay walang tigil ang suporta ng US sa Israel, kung saan tinatawag ng US ang Israel bilang special ally. Kaya sa tingin mo, matatapos pa kaya ang relasyon ng US at Israel? May hangganan ba ang pagsuporta ng Amerika sa Israel? Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abyssed TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.